Magandang araw mga paps! Gustong gusto mo mag-install ng solar panel system sa bahay nyo, pero wala pala kayong bubong. Pangalawa, kunti lang ang budget mo. May solusyon mga paps! Mag-install tayo ng isang murang grid-tight solar setup sa ating terrace. Samahan nyo ko mga paps! Panoorin nyo itong video na to kung paano ko siya ginawa. At ito nga pala mga paps ang nabili nating mga materyales. Bumili tayo ng isang 400 watts na monocrystalline solar panel. Ang brand niya ay JA Solar. Ito nga pala mga paps, kasama sa bracket system natin ay yung end clamp. Ito yung umahawak sa solar panel. Ngayon, may tornilyo siya. Tapos gagamit lang ng Allen wrench para mahigpitan mo siya. Ito naman yung tinatawag na T-foot. Merong isang version nito, yung L-foot naman. Pero mas maganda yung T-foot kasi mas mahaba, mas malapad yung base niya. Kumbaga, mas maganda yung pagkakapatong doon sa bubong. Dito nakapatong yung railings. Itbali ito yung naka-screw doon sa bubungan natin. Ito naman yung kinatawag na MC4 connector. Bali, set siya. May male at may female. Ikinakabit ito sa dulo ng solar wire sa positive at saka sa negative. At dito dinudugtong yung galing sa solar panel na wire. Ito naman yung solar wire o yung PV wire. Kung wala kayong ganito, ay pwede naman kayong gumamit ng electrical wire pangsamantala. So ito nga pala yung aking nabiling inverter. Ang tawag dito ay grid tied inverter with limiter. Ang gagawin kong setup ay tinatawag na grid tied or on grid setup. Ito ang napili kong setup kasi napakasimple lang itong i-install, mura, at napakabilis ng ROI mo o yung tinatawag na return of investment. Ang disadvantage ng ganitong setup mga paps, kapag brownout sa lugar nyo, kahit pa tirik na tirik ang araw, ay wala rin kayong magiging harvest sa solar panel nyo. Kasi ito ay gumagana lamang kapag may kuryente. Ito yung mga protective devices. Merong AC at meron namang DC. DC protective devices. Ang trabaho ng mga to ay upang maprotektahan yung ating setup sa biglang pagtaas ng kuryente sa bahay natin. Ito yung DC breaker natin. Inilalagay ito sa pagitan ng ating inverter at solar panel. At ito naman yung DC SPD. Ito naman ay protection para sa kidlat. Kinakabit ito parallel doon sa DC breaker at nilalagay ng ground. Papuntang grounding rod. Ito naman yung AC breaker. Ito naman yung AC SPD. Ikinakabit parallel doon sa AC breaker. Ito naman yung over and under voltage protection. Ito naman yung timer natin para automatic magbubukas sa umaga at magsasara sa hapon. At kailangan din natin ito. Ito yung distribution box. Dito natin ilalagay yung mga breakers natin. Dalawa kailangan natin, isang sa DC at isa naman sa AC.
Nga pala yung mga T-foot na ikabit na namin sa railings ng aming terrace. Bali, dito ilalagay, ipapatong yung solar panel. Kinabit na rin namin yung railings ng solar panel. I-screw na lang namin doon sa T-foot para ma-fix na siya. Ayan, mga paps, naikabit na rin namin ang solar panel pagkatapos ng sobrang hirap kasi mabigat siya at nakakatakot dahil pwedeng bumagsak doon sa mga kotse sa ilalim. After ma-install yung solar panel sa terrace ay isinunod ko na itong mga breakers at saka yung grid tie inverter. Naglagay nga rin pala tayo ng cable tray, yung kulay puti na pinapasukan ng mga wire para yung wire natin ay malinis tingnan at hindi salasalabat. Naglagay nga pala tayo mga paps ng MC4 connectors dito para kung gusto mong tanggalin yung wire galing sa solar panel ay madali lang tanggalin. Hindi mo na kailangan pang galawin doon sa may breaker. Ito nga pala mga paps yung ating DC protection. Bali magkatabi yung speedy at yung breaker. DC speedy tsaka DC breaker. Di ko pa nalagyan ng connection yung DC speedy. To follow na lang. Ikabit na natin mga paps yung connection ng ating sensor. Yung ating sensor mga paps ay ikinakabit yun doon sa isang wire, sa main wire, pagkatapos ng metro at bago pumasok doon sa mga breakers ng bahay. So ito na mga paps yung ating DC na connection from solar panel to inverter. Mga paps, na-connect natin lahat ng connections from solar to inverter. So, on na natin. Antay lang tayo saglit kasi medyo may delay to eh. Ayan, nag-on na siya pero mayroong fault. Starting voltage too low. Kaya pala mga paps, hindi ko pala nai-on pa yung breaker na galing sa solar, yung ating DC breaker. So, una natin. Ayan mga paps, nawala na yung error. Bali, wait na lang natin magkaroon ng reading. Ayan mga paps, unti-unting tumataas. Pero, makulimlim kasi ngayon, parang uulan. So, out of 400 watts, ito lang yung reading natin. Antay-antay lang natin, baka tumaas pa ng konti. Ayan mga paps, bali 7 watts na lang yung konsumo ng bahay sa 229 na reading na galing sa panel. Hindi na masama, parang libre na yung kuryente mo. Kita mo naman, 7 watts na lang yung konsumo ng galing sa bahay. Ibig sabihin, parang libre na yung rep mo or libre na yung mga electric fans mo, di ROI na agad, di ba mga paps? Mga paps, next video ko na lang itatackle o ipapaliwanag yung paano ko to kinabit itong ating AC protective devices. Kasi ahaba pa yung video pagka ginawa ko pa yon. Maraming salamat mga paps sa panunood nyo. Please like and subscribe po. Maraming salamat po ulit.